Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Good morning. Itian po natin ang ating mga katabi. Yan. Mga... Yan. Umaga pa po eh, no? Ay, sorry. Amen. Welcome po sa ating 7 a.m. service. Welcome po sa FaithWorks. It's our mission to bring families more closer to God. Kamusta po ang bawat isa? Excited po pa tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Ha? Amen. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po tayo magsimula, tayo po muna'y lumapit sa Kanya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, at pinili niyo po na mabuhay kami ngayong araw na to, Father God. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Father God, sa magandang buhay, Panginoon. Kaya't Lord, dalangin namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, iniimbitahan namin ang banal na Espiritu, malaya kang lumapit sa bawat isa na naririto, Father God. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, naway maging receptive kami, Panginoon, sa inyong salita, Father God. Turuan mo kami, Panginoon, at kayo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, Father God. I pray that you will anoint me, Father God, as I speak forth your word, Panginoon. Kaya't Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat, Father God, sa gagawin mo sa aming mga buhay. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ang panghuling linggo ng ating series patungkol sa open doors. Medyo malakas kuya. Yan. So, how many of us po ay natututo dito sa ating serye ng bukas na pintuan? Amen. Alam niyo po, sa lahat ng ating ginagawa, may mga desisyon tayong ginagawa sa buhay at merong katapat yon na pintuan na ipinapakita ang Panginoon. Gusto ko pong basahin ang ating series verse, pero ito ay nasa English. Ayan. Ang sabi po diyan ay sa Pahayag 3:8, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang pintuan na hindi masasara ninuman. Amen. Naranasan na po ba natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Marami po sa atin ang nakaranas na ng pambihirang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay at marami na pong mga pintuan na ibinuksan ng ating Panginoon sa atin. Nung unang linggo po ay pinag-usapan natin ang bukas na pinto ng tadhana, open doors of destiny. Dito, ang ating tinalakay ay ang Church of Philadelphia, kung saan meron silang pambihirang pananampalataya at ang nakikita ito sa kanila dahil nagmamahalan sila. At ang pagpupursigi nila dahil sa bagamat may mga opposition sa kanila ay hindi sila natinag na mangaral ng salita ng Diyos. At dahil dito, pinuri ng Panginoon ang kanilang klase ng pananampalataya. Para makita po natin ang bukas na pinto ng tadhana, kailangan din buksan natin ang ating espiritual na mga mata. Bukas po ba ang ating mata ngayong umaga? Bukas. Pupungay-pungay po, no? Dahil 7:46 pa lang ng umaga. Pero magkakaroon tayo ng kasiyahan ngayon dahil pambihira ang ating Diyos na pinananampalatayaan. Ang mga pinto na binubuksan ng Diyos para sa atin ay may mga dahilan. Ito'y para baguhin ang ating buhay at minsan para magbigay ng aral sa atin. So sa ating dun sa week 1 na pinag-usapan natin, may mga pintuan na binubuksan at sinasarado ang pinto, pero may timing ang Panginoon kung kailan niya 'to bubuksan sa takdang panahon. Di po ba? Marami sa atin ang naghihintay. Sino mga naghihintay?
Wala nang naghihintay. Yeah? Ako, naghihintay pa rin po tayo. Sabi ng Habakuk 2:3, isulat mo ito sapagkat hindi na panahon upang ito, hindi pa panahon upang ito'y maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita sa iyo. Bagamat parang mabagal, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi ito maaantala. Yan yung pintuan ng tadhana. Diba? Pinangako, may pangako po ba kayong pinanghahawakan na galing sa Panginoon? Meron. So sabi niya, isulat mo to kasi hindi pa ito panahon. Pero parang mabagal, pero tiyak ito na mangyayari sa buhay mo. In week 2 po, ang pinag-usapan natin ay bukas na pinto ng parangal. Ito po ay ang ating Pastor's Appreciation Sunday. So napag-usapan naman natin nito ang Church ng Pergamum, kung saan kinakitaan sila ng Diyos na marami silang Diyos-Diyosan. Diba, hindi lang naman ang Diyos-Diyosan nakikita sa imahe o yung nakikita natin na bagay, di po ba, nung sa nauna nating naging relihiyon. Ang Diyos-Diyosan po ay ang mga bagay o ang mga tao, persona, na inilalagay natin above the Lord, na mas mataas na sa Panginoon. Kailangan sa atin bilang Kristiyano, ang priority natin, sino po? Ang Panginoon, di po ba? Pero kapag kami mga bagay na po tayong inilalagay sa pedestal, hindi na ang Panginoon, sinasabi ng Diyos na ito din ay Diyos-Diyosan. Meron po ba tayo nun ngayon? Ano po ba example nun? Kayamanan. Yan, di ba? Minsan ang ating mga pamilya, ang asawa, di ba? O mga anak. Diba, na minsan mas mahal na mahal mo sila kaysa sa pagmamahal mo sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon yun. Actually, sa buhay natin, hindi natin nakikita na meron pala tayong Diyos-Diyosan. Kaya dapat lagi tayong i-align yung ating buhay sa Kanya at yung mata natin, panataliin natin, nakafocus sa Panginoon para ang makita lamang natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon at hindi kung ano man ang kaluwalhatian ng ibang bagay. Nung araw na yon ay dahil doon sa mga Pergamum na church, may mga leader doon na bagamat merong mga Diyos-Diyosa ng mga tao sa kanila, nanindigan sila na hindi ito tama, wag natin sambahin ito. So alinsunod sa ating pagdiriwang ng Pastor's Appreciation Month or Day ay binagbigyan pugay natin ang ating mga pastor, di po ba? Kayo po ba'y nagagalak na marami tayong pastors dito sa Faith Works na palaging pray para sa atin. We have 5 ordained pastors po. Si Pastor Betty, Pastor Josie, si Pastor Alvin, si Pastor Joshua, tsaka si Pastor Joseph. The rest po are preachers po natin. So makikita natin sa mga buhay nila ay malaking sakripisyo po ang kanilang ginagawa at hindi biro po ang tumayo dito. Ako bilang sa pamilya namin na ako lang ang hindi may panawagan na ganun, sabi ko, wag na lang ako. Pero sabi ng, pag minsan inaano ng aking daddy na, subukan mo, magpagamit ka sa Lord. Kaya kahit na anong tanggi mo, minsan, talagang dun ka din inilalagay ng Panginoon. Pero nalalaman ko at alam ko yung panawagan ko na hindi doon nakagaya sa kanila. Ngunit, na-appreciate ko at iginagalang ko yung kanilang mga ginagawa para dito sa simbahan. Kasi isipin nyo po, every day ng buhay nila, wala silang, ang parents ko walang day off. Diba? Pero tayo, sa trabaho natin, day off. Sabi nga nila yung iba, part-time kang pastor, maiisipin mo, ano ba dapat ang isagot ko? O part-time ka bang worker ng Diyos? Ano ba dapat ang isipin, dapat na isagot natin? Kasi minsan sabihin natin, oo, kasi tuwing Sunday lang ako, hindi naman ako full-time sa Lord. Pero bilang mga Kristiyano, dapat full-time tayong nagsiserve sa Lord. Dahil kung saan man tayo nagtatrabaho or kung saan man tayo naroroon or kunyari may negosyo tayo,
hindi naman nawawala ang pagiging Kristiyano natin, di po ba? Hindi natin hinuhubad na kapag labas natin ng pintuan ito, ay, hindi na ako Christian, back to the, ano na ako, reality ng buhay. Hindi po ganun. Kaya, alam niyo po, nagpapasalamat din kami sa mga tao na patuloy na nagmamahal sa aming mga pamilya. At ang paglilingkod sa ating mga pastor at pagseserbisyo ay isang marangal na ministeryo. At hindi lahat ay binigyan nito. Marami na kaming nakita na ang pakiramdam nila na pag pinaglilingkuran ng pastor ay parang inaalipin. Pero hindi po ganun. Mataas po ang respeto namin sa mga taong nagmamahal at patuloy na naglilingkod at tumutulong sa amin. Kasi pambihirang panawagan ito. Sabi nga ng Matthew 20:26 yata yun, sabi niya, if you want to be great, you must be the servant of all. Hindi ka naglilingkod sa tao, pero ang pinaglilingkuran mo ay ang Panginoon natin. Alam niyo po, na-witness ko sa mga ibang simbahan, especially sa UAE, nung naroon po ako, si Pastor Dudes po. Nakita ko kung paano siya paglingkuran o pagsilbihan ng mga tao, na every time na magta-travel siya, may ultimo pag-iimpake ng bag niya, ginagawa ng kapatiran para sa kanya. Pag-iisipin natin, wow, sobra na yun ah. Pero hindi, maligaya sila, masaya silang ginagawa yun para sa kanilang pastor. At tinanong ko nga si pastor doon, sabi ko, ano po yung schedule ninyo kung kailan kayo nagba-Bible study? Everyday po, sabi kong ganun. Grabe, sabi kong ganun sa kanya. Kaya pala nakakapag nagagawa niya yung mga bagay na yun kasi maraming tao na tumutulong sa kanya. Alam nyo, kahit na ang mga preachers or pastors na tumatayo dito, sa tingin natin hindi nila kailangan ng tulong, mali po yung perception natin. Lahat po tayo nangangailangan ng tulong. Pero yun nga lang, minsan nangingimi tayo, uy, baka ayaw niya yung ano ko, yung health ko, ganun. Huwag pong ganun, kasi nga hindi po natin pinaglilingkuran ang tao kung hindi ang Panginoon. So, napakabuti ng Diyos sa atin na taga Faith Works. At kahit hindi po Pastor's Appreciation Day, ay mararapat po lamang na i-appreciate natin ang ating mga pastors and mga preachers. At bilang pagbibigay pugay sa kanila, ay ipinalangin po natin sila. Yun lamang po ang malaking bagay na pwede nating gawin para sa kanila ay yung panalangin more than anything else. So, in week 3, pinag-usapan po natin ang pinto ng kasaganaan, door of generosity. Dito naman, tinalakay ang story ng Church of Thyatira. Masagana ang simbahan na ito at sentro sila ng komersyo at ang kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay nagbukas para maging mapagbigay sila. And I believe lahat tayo gusto natin magkaroon ng pusong mapagbigay. Diba? Sabi nung binasa kanina, mas maigi na magbigay kaysa tumatanggap. Diba? Alam nyo, naranasan ko po sa buhay ko, salamat sa Panginoon, na yung sinasabi ng Biblia na what you sow is what you reap. Minsan, dahil ako po ay hindi pa nagtatrabaho sa ngayon, syempre, limited lamang ang budget ko. Pero, humihinga ako sa Panginoon kasi siya naman talaga yung source ng lahat. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng tinatanggap natin, ang Panginoon ang source natin, tama. Outside than that, resources lang yon. So, pag minsan naglalambing ako sa Lord, Lord, alam mo na yung laman ng pera ko. Tapos, malalaman ko na lang may magbibigay sa'yo, mag-GGka sa'yo, magbibigay ng envelope. Sabi ko, wow, Lord, totoo yung sinasabi mo. Na sa panahon na kailangan mo, nandyan ang Panginoon sa buhay natin. Kaya panghawakan nyo po, maging tapat lamang tayo sa ating Panginoon at panghawakan natin ang kanyang mga salita. Dahil hindi kalugihan ang paglilingkod sa Lord. Hindi kalugihan ang pagbibigay natin ng ikapo sa kanya. Alam nyo na nakapunta kami sa isang church kahapon, may kinuha lang kaming libro. At tinitignan ko, inoobserbahan ko yung church nila. And praise the Lord, maganda naman yung simbahan. Kasi nga, inialay, lahat naman yun ay sagrado para sa Panginoon. Pero pagka minsan talagang hindi mo lubos lang maisip kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating taga-Faith Works. Di po ba? Naniniwala po ba kayo noon? Nung last Sunday, nakita natin, di ba?
nasa 200 plus lang tayo. Ang daming, ang laki-laki ng building natin, 'di ba? At hindi namin pagmamay-ari 'yon, kundi pagmamay-ari nating lahat. Kaisa po kayo doon. Kaya kapag pupunta kayo doon, parang pag may kasama kayo, mag-i-invite kayo, makikita nyo, saan ang church nyo dyan, no? Sa Faithworks. Yes, humble brag. Pero pagkatingin mo doon, wow, ang laki ng simbahan ninyo. Pag titingnan mo, hindi ito gawa ng tao. Gawa ito ng Diyos, di ba? Nagtanim tayo ng pananampalataya sa Diyos na balang araw ito ay matatapos natin sa pamamagitan niya, hindi natin. Kaya magpagamit tayo sa ating Panginoon. Sabi nga dyan, ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang patungkol sa ating pitaka. Pag sinabing generosity, iniisip natin lagi giving, pera, ganun. Hindi po, kung hindi ito patungkol sa ating mga puso. Kamusta ang ating puso ngayong umagang ito? Sugatan? May band-aid? Duguan? Di po ba? Kung ang puso natin ay laging nakaangkla sa Panginoon, kahit may pinagdadaanan tayo, sabi ng kanta natin, tayo ay magtitiwala. Actually, dapat yung wordings na sinasabi is magtitiwala, pero ang nakalagay sa lyrics is nagtitiwala. Tapos na. Diba? Dapat lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Kasi napakabuti ng ating Diyos. Ngayon pong week 4, ang pag-uusapan natin is open doors of our faith. Bukas na pinto ng pananampalataya. Pagtitiwala sa provision ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakahirap pala ng Tagalog. Kaya sabi ko, hirap na hirap ako mag-translate. Bakit Pilipino naman ako? Bakit ganito yung translation? Na iba po pala, di po ba? Kaya pagka may 7 a.m. service po pala, all the more i-appreciate nyo doble yung mga nag-ano. Bakit? Napakahirap po mag-translate. Ako po ay humihingi ng tulong kay Ate Mitch para i-translate ito. Pero pag binabasa ko na, ano daw? Ba't di ko maano yung English? Ay, yung Tagalog. Tapos ang gagawin ko, English muna ako. Tapos tatagalog. Ah, okay. Habi ko, bakit ganun? Iba. Iba ang Filipino sa ating kapag nagpipreach po. Pero alam ko na merong magandang iahatid ang ating Panginoon sa inyo. Ano nga ba ang pinto ng pananampalataya na nais niyong buksan ngayon ng Lord? Ano yung pinapanalampalatayaan natin? Kung bibigyan ko kayo ng tatlong, 1, 2, 3 lang, ano yung inaiisip ninyo na gustong tuparin ng Panginoon sa inyo ngayon? Diba? Nag-iisip kayo, ano kaya yun? Ako meron ng 1, 2, 3 ganun. Diba? Lahat tayo, meron tayong inaasahan sa Panginoon. Pero, mangyayari ba yun? Yun yung tanong mo lagi, Lord, mangyayari ba yun? Mangyayari yun kung meron kang pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, kahit yung butil ng mustasa, nakakita ako ng butil ng mustasa, malaki pa yung nunal natin minsan. Pero yung butil ng mustasang yun, kung meron ka daw ganun, sabi niya, kayang i-move yung mountains ng buhay natin. And this time, pag-uusapan natin ang Church of Laodicea. So makikita natin sa mapa na ang Laodicea ay nasa sentro. Geographically, next slide, yung may map. Yan. So dyan po yung Laodicea. At sa hilaga niya, 6 miles north, is Hierapolis. Ang Hierapolis ay kilala sa lugar kung saan mainit ang tubig, maraming hot spring, kumbaga maraming spa dyan. At maraming tao ang pumupunta dyan para magpagamot. Kasi pinaniniwalaan nila na kapag minsan kapag mainit ang tubig, di ba nakakagamot yan. So maraming tao na nagpupunta dyan sa Hierapolis para magpagamot at para ma-experience sila ang mainit na tubig. However, on the east, sa silangan naman po niyan ng Laodicea, ang Colosse. Ang Colosse naman ay kabaliktaran. Malamig naman doon. Di ba? So, maraming kalakal din doon na patungkol sa malamig na klima. At nais na mga pumunta doon ng mga tao para mag-enjoy doon sa malamig na klima. Kaya pagka pinagsama, ang tubig na galing sa Hierapolis at tubig sa Colosse
ay nagsama-sama na pagdating sa Laodicea, ano na, maligamgam na ang tubig. Ngayon po, ito yung pag-uusapan natin. Ang Church of Laodicea ay kilala dahil sa rebuke ng Panginoon sa pagiging lukewarm nila. Ano nga ba yung lukewarm, di ba? Di ba sa atin, pagka nag-order ka ng kape, nagtimpla ka ng kape, gusto mo mainit. Meron bang umiinom po ba dito ng kape na malamig? Lalo ngayong umaga, yung mga hindi pa nakapagkape. Siyempre gusto natin yung mainit. Ako pag nag-order ako, gusto ko lagi yung mainit, yung pasu-pasu na yung ano, yung dila ko. Like ko sinasabi sa barista, extra hot po. Ganun. Kasi gusto mo yung mainit na kape. Pag umorder ka naman ng soft drinks, anong gusto mo? Malamig, 'di ba? May umorder ba ng mainit na soft drinks? Wag ka na lang mag-soft drinks, 'di ba? Ang tendency po natin, kapag mainit, alam natin kape. Kapag malamig, alam natin soft drinks. Pero ito, maligamgam. Saan lang natin ginagamit ang maligamgam? Kapag naliligo. 'Di ba? Kapag wala kayong heater sa bahay, gusto niyo yung maligamgam na tubig yung ipaliligo ninyo kasi pag malamig ay sigaw-sigawan po tayo doon, 'di ba? So, dahil sa geographically, yung Laodicean Church ay maligamgam na yung tubig na nila. Yun din ang metaphor na ginamit ng Panginoon para i-address kung ano ang kondisyon ng puso nila. Sabi dyan, ang pagkilala sa ating Diyos at sa kanyang provision ay mahalaga sa ating journey of faith. Ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagkikilala sa kanyang kapangyarihan na kanyang tutugunin ang ating pisikal at espiritual na pangangailangan. Ang Panginoong Jesus during that time sa kanila ay kumatok at kumakatok sa kanilang pintuan. Nais niyang manumbalik sila. Kasi yung mga tao dun sa Laodicea during that time, naging malamig na din. Ang Laodicea po ay sentro din ng komersyo, ng kalakaran. Mayaman sila. Kilala sila sa pagbebenta ng black wool at marami din silang institution or eskwelahan or ospital na nagpapagamot sa kanilang mata. At napakagaling ng Diyos na yun ding mga bagay na meron sila, yun din ang ginamit ng Panginoon para ipakita sa kanila ang tunay na kondisyon ng kanilang espiritual na buhay. Dahil dito, ang mga taga Laodicea ay nabulagan sa kanilang yaman na nagbigay daan upang maging mahirap ang kanilang espiritual na pamumuhay. Ang pagkilala sa ating Diyos at sa kanyang provision ay mahalaga sa ating paglalakbay. Na nasabi ko, ang paanyayang ito ay hindi lamang sa paghingi ng tawad sa kanya, kung hindi pagbubukas ng ating puso at tinatanggap natin siya na pumasok ka Lord sa buhay ko at baguhin mo ako. Ang pagbubukas ng pinto kay Kristo ay pagbubukas ng daan tungo sa kanyang masaganang biyaya. Alam niyo po, yung mga taga Laodicea, pag binasa po natin yung verse nila later on, makikita po natin kung ano ba yung naging kondisyon ng puso nila. Kasi isipin natin, mayaman naman pala sila eh. Okay na pala yung buhay nila eh. Bakit kinamuhian pa sila ng Panginoon? Diba? They are physically wealthy, but they are spiritually poor. Sino po bang mayaman dito sa atin? Amen. Pero naniniwala din po ako na spiritually wealthy tayong lahat. Amen? Wala po sa faith works yung lukewarm. Glory to God. Sabi ng Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Kung nais mong manumbalik ang init ng relasyon natin sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Ngayon ang araw na to para manumbalik sa Kanya. May pag-asa tayo kapatid. Lahat tayo may access sa Panginoon. Hingin lang natin ang gabay ng banal na Espiritu at makikita natin ang mga kamanghamanghang bagay na hindi pa natin nararanasan sa ating buhay. Kapag binanggit itong Ephesians 3:20 in English, sabi dyan, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine.
kung ano yung tatlong hinihingi mo kanina, isasurpass pa yun ng Panginoon. Grabe, no? Ganun kabuti, ganun ang kabutihan ng puso ng Panginoon, ang karakter niya sa atin, na kung ano lang yung gusto natin, yan lang yung iniisip natin na matatanggap. Pero siya, better, more. Laging ganun ang pag-iisip ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa ating pag-aaral sa Revelation 3:20, nais ng Diyos na iparana sa atin ang pambihirang tagumpay na nanggagaling lamang sa Kanya. May mga dahilan po at may kanya-kanya tayong panawagan sa buhay para buksan ng Panginoon ang ating pintuan. Gaya ng Church of Laodicea, tayo din ay tinuturuan upang makita natin ang sarili nating kalalagayan. Ano nga ba ang sarili nating kalagayan? Ako ba ay hot? Am I hot or cold? Diba? Ako ba'y mainit sa paglilingkod sa Diyos o ako ba'y malamig, nanlalamig sa paglilingkod sa ating Diyos? Malalaman natin yan later on. Ang mga bukas na pintuan na ating nakatagpo ay hindi lamang mga pagkakataon. These are not just opportunities. Ito ay imbitasyon ng Panginoon para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Ang ultimate dream ng Panginoon is to have relationship with Him para sa atin. Ano ba yung ultimate dream natin? Kasama ba doon ang Panginoon? Diba? Minsan darating tayo sa buhay natin na hindi malinaw kung ano yung nangyayari sa atin. Naguguluhan tayo, anong direksyon ang tutunguin ko? Either left, right, diretso. We are on crossroads. Pero inaadya yun ng Panginoon para magtiwala tayo sa Kanya. Nakaranas na po ba kayo noon? Diba sa mga nagda-drive dito? Alimba sabi ng Waze, diretso. Tapos pagtingin mo, pag dumiretso ka, mali naman eh. Diba? Anong pipiliin mo? Diba? Yung sarili mo o yung sinasabi ng Waze? Minsan, natry ko yun eh. Meron dun sa Baguio. Every time na pupunta kami dun sa my session road, papunta ng La Trinidad, meron laging sinasabi si Waze na dumiretso ako. Pero, pag dumiretso ako, iikot na naman ako dun sa, ano, yung sa rampa, sa bridge. Sabi ko, eto na naman to. Pag tinatanong ko si Dad, Daddy, saan ako? Diretso ka. Sabi ko, hindi. Sabi ko, yan na naman. Pag dumiretso ako, ikot na naman tayo. Sabi ko, dito ako sa kaliwa. Sabi kong ganun sa kanya. Sige, kaliwa ka. Pag kaliwa ko naman, nag-a-adjust si Waze. Ganun din ng Panginoon natin. May free will tayo. Diba? Ano bang gusto natin sa buhay? Mag-asawa o hindi muna? Magkaanak o hindi muna? Magtrabaho o hindi muna? Mag-aral? Ano, mag-aral o hindi? Lahat, meron tayong desisyon na ginagawa sa buhay natin. Either way dyan, meron ng kasagutan ang Panginoon sa atin. Hindi natin malalaman yan agad-agad hanggat hindi tayo nag-i-step. Pero sabi nga nila, paano mo nga malalaman na ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Kung meron kang relasyon sa Kanya, alam mo kung ano yung takbo ng puso ng Panginoon sa atin. At laging in the end nun, magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sabi ng Isaiah 43:19, "Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito." Nakita nyo na ba yun? Diba? Meron ba po tayong hinaantay sa Panginoon? Sinasabi niya, nakikita mo ba? Gumagawa na ako ng bagong bagay sa buhay mo. Mga imposibleng bagay na hindi mo lubos maisip kung hindi ka sumunod sa akin. Pero minsan kasi, sabi nga nung ano natin, kapag hindi bukas ang ating spiritual na mata, hindi natin makikita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat buksan natin ang ating puso, mata, isipan sa Panginoon. Kilalanin natin siyang maigi. Kasi kapag kilala mo ang ating Diyos, i-reveal niya kung ano yung nais niya sa atin. Di ba lahat tayo may kaibigan? Kapag hindi mo ba kaibigan, sasabihin mo sa kanya yung mga sikreto mo? Siyempre hindi. Ganun din tayo ang relasyon natin sa Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Maging open tayo sa Panginoon na sa ating pananalangin sa Kanya, i-reveal din niya ang kalooban niya sa atin. At ang kinagandahan nun, nang sabi ng Jeremiah 29:11, laging may plano ang Diyos at maganda para sa atin. Amen? So, ngayong furthermore,
Meron po tayong tatlong puntos na pag-uusapan ngayon kung paano tayo mananampalataya at magtitiwala sa Diyos para sa provision natin. Lahat naman tayo nagtitiwala eh. Alam ko yun, ang mga taga-faith works, kaya nga faith works, di ba? Lahat tayo punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon. Pero minsan, kagaya din ng mga Laodiceans, akala lang natin, alam natin, pero hindi pala. Diba? May mga pagkakataon na akala mo, alam mo, pero hindi pala. So paano ba tayo mananampalataya at magtitiwala sa Diyos? Number one, ialay mo ang iyong puso. Sabi dito sa ating verse, sa verse 14 to 19, sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Si Jesus po ito. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko na hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Sounds familiar? Ngunit, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Grabe, no? Kayo kaya ang sulatan nito ni Lord? Sakit, di ba? Lord, pinagyaman mo naman ako, nagbibigay naman ako eh. Di ba? Nakikita naman ako sa church. Nagmi-ministry naman din po ako. Pero sabi ng Lord, sinasabi mong mayaman ka, sagana sa lahat. Ngunit, hindi mo nalalamang ikay kawawa. Nakakalungkot. Alam niyo po yung mga maaluwang countries, sa Western, even sa mga kabilang side ng mundo, ganito sila eh. Yung perception nila ng kayamanan equates ng security ng buhay nila. O kaya ng estado ng buhay nila. Kapag mayaman ka na kasi, wala ka ng pangangailangan sa iyo. Ba't mo pa kailangan ng Lord? Nung nasubukan ko pong magstay sa Canada, inoobserbahan ko yung mga simbahan doon. Maraming simbahan doon, pero let's say sabihin natin 50 ang simbahan doon. Pero mga 40 nagsara, 10 na lang ang naiwan. Isa doon yung pinagsisimbahan namin. Sabi ko, bakit? Bakit pasara ng pasara? Wala nang pumupunta sa church. Maalwa yung buhay. Bakit mo pa kailangan ng Panginoon? Bakit po ba tayo nangangailangan ng Panginoon sa buhay natin? Bakit ba tayo nananalangin? Bakit ba tayo tumataw sa Kanya? There's a need, di ba? Maaring salat tayo sa buhay, wala tayong pera, walang makain, may sakit, di ba? Kaya tayo lumalapit. Pero pag lahat ibinigay na sa'yo, lalapit ka pa ba sa Diyos? That's a million dollar question. Bakit? Hindi pa tayo napunta dun eh, di ba? Pero pag napunta ka na dun, sa sitwasyon na yon at lumalapit ka sa Panginoon, praise the Lord. Pero minsan, hindi nating maiiwasan na dahil sa yaman na natin sa buhay, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Pero sa tingin, sabi niya dito, ikaw ay kahabag-habag. Kawawa ka naman. Yung tingin mo dito sa sarili mo sa mundo, ang yaman-yaman mo na, pero ang tingin pala ng Panginoon sa'yo, dukha ka. Ano bang mas importante, yung buhay dito o yung buhay sa walang hanggan? Siyempre, yung eternal life, di po ba?
Sa further verses, sabi ng Lord dito, kaya nga pinapayo ko, bumili ka na sa akin ng purong ginto. Ay, trader na ang Lord. Nagbebenta pala ang Lord eh, di ba? Tatlong bagay yan. Ginto, sabi niya, puting damit, at pamahid sa mata. Itong mga bagay na to, ito din ang mga ibinibenta ng mga taga-Laodicean. Meron sila niyan. Pero ito mismo yung ginamit ng Panginoon para ipa-expose sa kanila o ipakita sa kanila ano yung sitwasyon ng buhay nila. Sabi nila, yung ginto mo, hindi yung makakapasok ng langit. Ano ba yung ginto na tinutukoy dito sa verse na to ng Panginoon? Yung pananampalataya mo. Kung ang pananampalataya natin ay sinubok ng panahon, mapagkakatiwalaan yun. Diba? Meron na po ba ditong sinubok sinubok ang ating pananampalataya? Marami. Di po ba? Meron akong life verse na Isaiah 55:11 na gasgas na to sa akin, pero sasabihin ko na mga 5 beses ko na itong ginamit at napagtagumpayan ko ang laban ko sa buhay. So itong life verse kong to, ito yung pangako ng Panginoon na lagi kong pinangahawakan. Na kahit anuman mangyari sa buhay ko, alam ko nasasagutin ako ng Panginoon. Kasi napatunayan ko na itong life verse ko na ito eh. Nasabi doon, so is my word that comes out from my mouth, it will not return to me empty, but I will accomplish things and achieve the purpose for which I sent it. Nalalaman ng Panginoon, mga kapatid, ang kalalagayan natin. Kaya kung yung pananampalataya natin ay hindi pa natetest o sinusubok ng panahon, paano yung walk natin, yung journey natin sa Lord? Na kapag ka, ay hindi naman ako sinagot ng Panginoon ngayon eh. Wala pala si Lord eh, parang ganun ka eh, manghihina ka, di ba? Pero pag ilalaban mo sa Kanya, hindi Lord, sinabi mo eh, pagagalingin mo ako eh. Magiging maganda yung buhay ko, ilalaban ko to sa inyo. Doon nakikita ng Panginoon yung ating puso, yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Yung ginto dito, di ba po alam natin na ang ginto, na habang nare-refine siya, mas lalong tumataas ang kanyang value. Same din sa ating pananampalataya. Ang value ng isang Kristiyano po ay hindi nakikita sa ating yaman. Sa ganda natin, sa pogi natin, sa ating kasuotan, sa ating natamo o degree sa buhay o na-achieve sa buhay, hindi po yan ang basihan ng pagiging Kristiyano. At hindi rin yung paramihan ng ginagawa dito, hindi po. Ang value natin, yung pananampalataya natin. Kung gaano tayo naging tapat at faithful sa Kanya. Sino ba makakita nun? Ang tao? Hindi. Ang Panginoon. Siya lamang. Kaya sabi niya, bumili kayo sa akin ng ginto. Kasi alam ko na yung ginto na in-offer ko, which is faith, maganda. Pagyayamanin kayo. Sabi pa niya dyan, garments. White garments, eh di ba famous sila sa pagbebenta ng black wool? Sabi nila, itong in-offer ko sa inyo na damit, na puting damit, is righteousness, purity. Di ba? Minsan kasi kapag, syempre, lahat naman tayo dumaan sa, o nagtatrabaho sa negosyo. Kaya naman tayo nagtatrabaho dahil may negosyo, di po ba? Pero dyan sa ating mga trabaho, minsan nagkakaroon tayo ng kompromiso. Maraming beses na akong nakaranas din ng kompromiso at tinanong ko pa mismo yung tatay ko na mali ito, sabi kong ganun. Kapag ginawa ko to, alam ko na it's against me, sabi kong ganun. Pero sabi ko, paano? Paano ko sasabihin na mali na yung ginagawa namin? Sabi ng daddy ko, meron kang authority above you na kailangan mong sundin. Alam ng Diyos yun. So, kailangan sundin mo siya at i-cover ka na niya. Yung boss mo na, o kung sino man mas mataas sa'yo, yung accountable dun sa pinapagawa niya sa'yo. Pero mag-pray tayo. Sabi ko, Lord, hindi ako pwede na laging nagko-kompromiso. At the end of the day, paano kapag nandun ako sa act na magko-kompromiso tapos bigla kang dumating? Eh, patay. Diba? Lahat ng ginawa ko, parang wala na. Kasi
Yun na yung final judgment eh. Kung ano yung nakita ng Panginoon na nandito tayo, yun na yun eh, di po ba? So, ganun din sila. Marami silang kompromiso. Nagiging self-righteous na sila dahil iniyayabang na nila ang kanilang yaman. At ang pangatlo, yung gamot sa mata. Sabi niya, ano ba yung gamot sa mata? It's word of God. Di ba? Alam nyo, makasalanan yung mga mata natin minsan eh, di po ba? Ay, everyday lang po sa cellphone natin. Lahat nakikita na natin dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, ituon natin ang focus natin sa Panginoon. Lahat ng bagay dito sa lupa, mawawala. Madadala niyo po sa langit? Hindi. Pero ang mga spiritual na kayamanan na ino-offer ng Panginoon sa atin, daladala po natin yan. Yung ating pananampalataya, daladala po natin yan. Sabi ng 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen, since what is seen is temporary but what is unseen is eternal. Ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita natin ay pansamantala lamang. Hindi natin madadala. Ngayon po ba, ano po ba yung dinidesire natin? Doon sa tatlong bagay na inisip nyo kanina, meron ba doon para sa Panginoon o para lahat sa inyo? Diba? Sabi ng Diyos, baguhin nyo ang puso ninyo. Baguhin natin ang puso natin. Tumingin tayo sa Kanya, wag sa yaman natin. Wag nating maging seguridad ang trabaho, ang kayamanan, ang kalakasan natin ngayon. Diba? Wag tayong umasa dyan. Kasi sa isang iglap lang, kayang tanggalin yan lahat ng Panginoon kung mawawala yung focus mo sa Kanya. So tinuturuan tayo, bilang tayo yung mga mayayaman dito, amen? Diba? Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano natin gagamitin ang ating yaman sa tamang paraan na makakapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Ginagamit po ba natin ang ating yaman para sa Panginoon? Amen. Are we a good steward? Okay, maayos po ba tayong tagapangasiwa ng yaman? Kapag kakunyari, itong cellphone ko, kinuha ko kay Brother Emerson, kunyari sa kanya itong cellphone na to. Kaninong cellphone ito? Kay Brother Emerson. Sinong gumagamit? Ako. Sinong may-ari? Brother Emerson. Sinong gumagamit? Ako. Lahat ba ng pwede kong gawin dito sa cellphone na to, merong hold si Brother Emerson? Palagay nyo? Yes. Bakit? Pinagamit lang sa akin yung cellphone ni. Gamitin mo lang siya for this day ah. Kasi iPhone 15 to, Pro Max. 1 terabyte, fully paid, di ba? So, gagamitin ko lang ito. Pero technically, hindi ito akin. Merong may ari. O gamitin natin sa konsepto natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng atin, sinong magmamayari? Si Lord. Anong ginagawa natin sa pagmamayari ng Lord? Pinapangasiwaan lang natin. Steward lang tayo. Kapag sinabi ng Lord na bigyan mo ng ganito ang simbahan, 30% of your income, bigay mo sa simbahan, aalma ka? Maari. Lord, bakit ang laki-laki? Kunyari, meron kang 100,000, di ba? Na sahod. Tapos sabi ng Lord, 30% ibigay mo sa church. Ang tithes mo hindi 10%, kung hindi 30%. Wow, 30,000. Dapat 10,000 lang yung tithes mo. Ngayon, 30,000. Bibigay mo sa Lord? Maari. Pero ang iba, maaring hindi. Bakit? Lord, pinaghirapan ko to, ha? Overtime to. Grabe, bumabagyo na, pumapasok pa rin ako. Pero sabi natin, ang may-ari ng lahat, sino? Ang Lord, eh. Pero bakit pag sa ganung desisyonan ng buhay natin, pag kanyan, Lord, sabihin mo pa, away from me, Satan. Hindi yan galing sa'yo. Pero alam nyo, kapag malaki ang hinihingi sa inyo ng Panginoon, galing yun sa Kanya talaga. Kasi hindi hihingi ang Panginoon sa inyo o walang hihingin sa inyo ang Panginoon that it will cost you nothing. Diba?
Ganun ang Diyos natin. Kaya nga sabi niya, huwag tayong, pag sinabi ng Lord, bigay ka sa seat of faith, bigyan mo si kapatiran, bigyan mo si kapatid, tumulong ka sa ganito, ganyan. Lord, paunti na. Diba? Okay lang yan. Sino bang may-ari? Ikaw o ako? Tagabigay ka lang. Tagabigay lang tayo. Tandaan natin na conduit lang tayo ng pagpapala ng Panginoon. Kung patuloy kang magpapagamit sa Lord, alam naman ng Lord, mauubos na eh. Diba? Imposibleng hindi alam ng Lord na mauubos ang kaban mo. Alam niya, siya din ang magpupuno nito, siya din ang magpre-replenish nito. And all the more pagpapalain yung negosyo mo kasi ginagamit ka sa Panginoon. Whereas like the Laodiceans, wala talaga. Diba? Walang narinig na puri sa Panginoon. Kinuha nilang lahat nung kanilang pinaghirapan sa buhay. Sabi ng Matthew 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nakanino ang ating puso ngayon? Nasa Panginoon? Careful sa pagsagot. Bakit? Hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon. Sabi mo, oh yes, Lord, nasa inyo. Serve ako dito, ministry, whatsoever, bigay, lahat, everything. Sabi kanina, ang generosity hindi nababase sa pitaka, kung hindi sa puso natin. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pusong naghahanap sa Diyos. Diba? Ano nga ba ang sabi dun, lukewarm? Magkaroon tayo ng test ngayon. Tingnan natin yung kondisyon ng ating puso. Baka na nandito pala tayo, akala natin mainit tayo sa Panginoon. Pero lukewarm pala tayo sa Kanya. Anong mga palatandaan? Nag-research ako, ito yung mga na-collate ko. Sabi dyan, ang isang lukewarm na Kristiyano, pinaprioritize niya ang makamakamundong bagay over sa Kanya. Lukewarm Christians prioritizes worldly desires over God's will. Boom! Aray. Hindi, nasa church ako ngayon, Sunday. Praise the Lord. Diba? Pero how about yung Saturday hangang, yung other rest natin? Kung Sunday ngayon, bukas, Monday to Saturday, na kanino? And dun sa world. Diba? Rakrakan dito, puta ng bar, diba? Alam nyo, sa tanang ng buhay ko, isang beses lang ako nakapasok ng bar. Hindi dahil sa gusto kong pumasok ng bar, dahil yung boss ko nag-birthday sa bar at wala kaming magawa kundi pumasok ng bar. Habi ko, nung pumasok kami, sobrang usok doon sa BGC. Sabi ko, ganito pala yung bar, sasayawan, ganun ang usok. Sabi ko, di ko kaya, sakit sa ulo. Sabi ko, lalabas lang ako, pahangin sa labas. Sabi ko, isipin mo, kung meron dong Kristiyano, kunyari ngayon na yung setting na yun, tapos makita, magkakitaan pa kayo dun sa bar. Uy, anak ni Pastor yan, oh, nasa bar, oh. Kakaya, di ba? Lahat kung pinapaalalahanan yung mga kapatid ko, na kahit nasan kayo, hindi kayo part-time na pastors. Full-time tayong manggagawa sa Panginoon. Kaya the way we speak, the way we yung communicate or yung pakikitungo sa ibang tao, it matters to them. Kasi ang tinitignan nila, hindi yung ikaw, yung anak ni Pastor Ro. Kaya, ganun din eh. Kahit naman hindi pastor, kunya anak ni Brother Emerson, si Elijah, ay anak ni si Elijah, oh, pipreach yung tatay niya dyan, oh, ganyan-ganyan. Oh. Anong inaano ko dito? Anong gusto kong i-drive dito? Kapag ang Diyos ay tinanggap natin sa puso natin, hindi tayong magdadalawang isip na gawin lagi ang tama. Meron tayong integridad. Hindi yung lagi mong ginagawa yung tama, pero kahit walang nakakakita sa'yo, gagawin mo yung tama. Alam nyo, minsan sinusubok ako niya ng pagkakataong yan eh. Pag minsan, yung pag meron kang nakita sa kalsada na alam mo namang dapat walang basura, eh natapat ka. Pulutin ko ba ito? Hindi. Baka may sumunod siya na lang. Pero meron doon yung conviction eh. Pulutin mo na, ikaw nang magtapon. Ah, hanggang doon ba naman, eh, Kristiyano pa rin? Oo, lahat ng buhay natin, every minute, counts sa Panginoon. Hindi lang tuwing Linggo. So kapag inuuna natin ang ating worldly desires over the Lord, lukewarm daw tayo.
ano pa, sabi niya, shows little interest about God's word. Pag pag-uusapan na ang salita ng Diyos, ah, pulasan na yan. Bakit? Possible kasi hindi siya nag-devotion, wala siyang ma-share, ayaw niya. Diba? Kapag babasahan mo na ng Bible, siguro lahat naman tayo dumaan dun eh, diba? Na kapag may mag-share sa atin, oh, alam ko na yan, ganun. Sabi nila, mas malaki daw ang parusa ng mga tao na nakakilala sa Panginoon, pero hindi niya tinanggap. Pero kaya mapalad tayo na nakakilala tayo sa Panginoon at fully tinanggap natin siya. Pangatlo, ano pa daw? Yung pagtingin niya sa pananalangin ay burden. Nananalangin po ba tayo magat gabi o every time? Yes, di ba? Pero yung iba, ala, sige, hanggang alas tres sa madaling araw, K-dramas, Netflix. Tapos walang quiet time. Kayang-kaya nilang manood ng ganung kahaba, tapusin ng series. Pero pagdating sa devotion, sa meditation ng Lord, good night. Diba? Boom. Ano pa? Nabanggit ko na yun pagiging pagko-compromise sa atin. Minsan, in a deeper level, ayaw nating ma-cancel. Lalo ngayon sa digital age natin, yung advanced technology, mamaya mag-message ko lang ng ganito. Ala, sige. Sabihin, Kristiyano ka ba? Ganyan ba pagiging Kristiyano? Ba't ganun? Ano? Ba't ganun ang mundo ngayon? Kapag magko-correct ka, ikaw pa yung iko-correct nila. Na ganyan bang anak ng Diyos? Ganito ba ang sinasabi ng Biblia? Diba? Parang maling-mali na talaga eh. Kaya yung iba, ayaw na mag-share sa social media. Bakit? Ka-cancel ka eh. May cancel culture na tinatawag, di ba? I-unfollow ka. Pero ikaw naman yung tama. O anong gagawin mo? Hindi na lang ako magpo-post. Para hindi na lang ako ma-cancel. Minsan kasi magpo-post tayo ng verse. Tapos may nakakilala sa atin. Ibababa pa tayo. Eh, totoo ba yan? Ganito ka ba talaga? Ganun. Ba't ganun din ang kaibigan natin? Ano? Na Kristiyano ah? Imbis na itaas natin, sasabayan din natin eh. Ano pa? Lax commitment to the body of Christ. Yung ayaw mag-share ng talents. Nakakita na ba kayo ng mga senior citizen na tumutugtog dito? Meron ako nakita sa Amerika, tatlo sila kumakanta, nagigitara yung isa, tas yung isa nagki-keyboard. And how I wish kung meron po sa atin na ganun, sa 7 a.m., ba? Try naman natin na sila naman yung kumanta na kahit na anong tunog pa yung marinig natin. Kasi gusto nilang mag-serve eh, di ba? Palagay ko gusto nyo rin po eh, di ba? Kung si Brother Alex nga eh, pag ano nakikita ko kapag may mga events tayo, nandun pa siya talaga eh. Kung sino pa talaga yung may kapansanan, siya pa yung napakasipag na magbuhat ng mga upuan at kung anong kailangan buhatin dun. Samantalang tayo, nandun pa sa upuan, nabubuhatin ni Brother Alex. Ah, sige, chika lang ng chika. Sige, kaya ni Brother Alex yan. Gaganon-ganon si Brother Alex, imbis na tulungan, wala din. Check our hearts, mga kapatid. Hindi lang dahil sa sinasabi natin, kung hindi dahil sa ginagawa natin. Ano pa yung lukewarm na klase ng tao? Yung nag-harbor ng bitterness sa puso. Paano nangyari yun? Na lukewarm ka? Kasi may galit ka eh, sa kapwa mo eh. Eh di ba, ang buhay natin, ang puso natin, sa Lord ito eh. Hindi mananahan ng Diyos kung may madumi. Kaya nyo bang magsuot ng madumi? Kaya nyo uminom ng tubig ng maraming residue? Hindi, di ba? Eh, what more ang Diyos natin? Kaya tanggalin natin. Get rid, sabi ng Bible, get rid of your bitterness, your anger, your rages. Tanggalin natin yun sa sistema natin. Ano pa yung pag-a-attend ng church, nagiging tradition na lang. O sige, simba, tas uuwi na tayo. Pero nakikita ko dito, mostly mga workers naman eh. Kaya walang taga-Zimbabwe, di ba? Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Ito'y mga inaaral natin ay paalala lamang ng Panginoon na para kapag dumating tayo sa punto ng buhay natin na sobrang yaman na natin, hindi natin makikalimutan ng Panginoon. Kasi mayaman pa lang tayo ngayon. Eh. Pag sobra na, di ba? Natin makakalimutan na ang Panginoon. These are so-called Christians, yung ayaw mag-share ng Word of God. Nasubukan nyo na mag-share ng Word? Alam nyo, sabi, pag every Saturday nga, eh, ang
nag-share doon mga mostly mga sa evangelism team is senior citizens. Meron din sila Tuesday or Thursday. Ay, kita ko Sister Catalina eh. Pag minsan, oh, ganyo, meron pala kayo. Oh, meron. Ganun siya. Share siya. Pero tayo, nahiya tayo mag-share. Totoo. Nakapag-share na tayo. Kahit isa lang. Alagaan natin, di ba? Sikapin natin na magkaroon tayo ng pusong dalisay. Sabi ng Psalms, pagkalooban mo ko, Lord, ng pusong dalisay. Di ba kinakanta natin, pusong dalisay, ganyan. Mas ano, create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Napakaganda kung ang puso natin ay malinis. Nagre-reflect yung glory ng Panginoon. Diba? Minsan pagtingin mo, ang haggard naman ang mukha nito, hindi to nag-devotion. Ganyan. Hindi na nalangin. Basta na lang sumampa sa sasakyan, nag-drive, umalis, pumunta na opisina, upo, kape, tapos. Ang hirap ng ganung buhay, mga kapatid. At least kahit anong pagkakataon, kahit naliligo ka, manalangin ka. Diba? Ang spiritual na kayamanan ay hindi yung mga bagay na meron tayo. Kung hindi yung sino yung meron tayo. Sino bang meron tayo? Ang Diyos. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Nagsisimula ang pagbabago kapag inalay natin ang ating mga puso sa Diyos at hanapin natin siya higit sa kahit na ano pang mang kayamanan. Sabi ng Lord sa Jeremiah, kapag hinanap niyo ako, ako yung matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, makikita mo ko. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Diba? Kaso nga lang, minsan ninanakaw yan ng kaaway. Nililin lang tayo kapag ka hindi align. Alam niyo yung plumb line? Sa mga construction, ano plumb line, brother? Hulog. Kapag nagta-tiles ka, nakikita ko yun, naggumagamit sila or nagtatayo sila ng building, nakikita ko yun. Kapag ka hindi tuwid yun, tabingi. Meron doon, kung makikita nyo sa second floor natin, yung from kids room natin na pag gano'n, pag tinignan nyo sa side, hindi siya diretso. Baka hindi siya na anuhan ng hulog or may hulog yung taong gumawa ng, di ba? Tayo ganun din. Kapag nakikita na ng Panginoon na hindi na tayo nakafocus sa Kanya, ginaganon tayo ng Panginoon. Sa anong paraan? Ayan, iaalaw niya na magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng sakit. Minsan yung mga sakit natin hindi maalis-alis. Bakit? Naalagaan. Diba? Ang sakit, mga kapatid, hindi yan inaalagaan. Nilalabanan ng salita ng Diyos. All the more kang pumunta ng simbahan, mawawala lahat ng sakit mo. Minsan kaya ka may sakit, meron kang hinaharbor na sama ng loob sa kapwa mo. Subukan mo. Diba? Minsan naman, kagaya ko, pagka magpe-preach ako, bakit hindi ko maintindihan? 2 days before lagi, nilalagnat ako. Ano ba to? Sabi kong ganun. Spiritual battle. Diba? Kasi kung ako, hindi ko talaga kaya. Alam yan ni Ate Weng. Mahirap na tumayo dito ng fellowship. Sinong gustong-gusto ng fellowship? Diba tayo? Diba gusto natin, oh, friend, catch up tayo, coffee naman dyan, gano'n, diba? Nais natin makipag-fellowship. All the more, ang Diyos. Iniibitahan niya tayo na lumapit ka sa akin, bumalik ka sa akin. Kasi ang Diyos, galante. Ah, kapag natuwa ang Panginoon sa'yo, grabe pagbuhos ng pagpapala. Apaw-apaw talaga. Naranasan natin yan kasi mayaman tayo eh. Di ba? Amen. Sabi ng John 15:5, ako ang puno at ubas, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin, mananatili sa kanya. At ang siyang nagbubungan ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Nothing. Wala talaga. Wala talaga mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, magsimula na tayong magdesisyon. Kung isa dun sa nabanggit ko na sa checklist ng lukewarm, meron tayong isa dun. Balik tayo sa Lord. Palinis tayo. Hindi huli ang lahat. Laging mabuti ang Panginoon. Ayaw nating humiwalay ang Panginoon sa atin. Bakit? Hindi magiging successful ang ginagawa natin. Pero kung sa tingin mo, putyo-putyo ka lang, pero nandyan ang
kamay ng Panginoon, kasama mo ang Lord. Ah, very successful ka. Ikaw na lang mamamangha, Lord. Paano nangyari ito? Hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa iyo. Minsan naririnig natin yun, anong nagawa kong mabuti sa buhay ko para makatamasa ng ganito? Minsan isipin natin, ako kasi nagtatights ako, nagbibigay ako ganito, ganyan. Hindi, dahil yan sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Laging mabuti ang puso ng Panginoon. So sabi niya dito, buksan natin ang ating buhay. Sa atin, minsan dito, maraming reserve. Yung kapag tapos mamaya, ayaw na makipagkwentuhan, labas na kagad. Maganda nga ang 7 a.m. May bonding ang mga men's dito lagi. Dito may kapihan po dyan sa likod. Lagi yan, nagfe-fellowship sila. Diba? Hikayatin natin ang bawat isa na isurround natin yung mga sarili natin ng mga mananampalataya at maghihikayat sa atin na magpatuloy sa takbuhin natin sa buhay. Kasi kung isusurround mo yung, kung papaligiran mo yung sarili mo ng mga makamundong tao, sabihin mo, hindi, maboborn again din sila, ganun makikilala, hindi, ikaw ang madadala nila. Ganun naman talaga eh, sabi nga. Sabi ni A.W. Tozer, ang pagiging kampante sa buhay ay pumapatay sa sigla ng espiritual na buhay. Bakit? Hindi ka naasa sa Lord eh. Diba? Hindi lahat ng bukas na pintuan na para sa iyo ay galing sa Panginoon. Ha? Paano? Yung iba, bitag. Diba? Literally, minsan, diba, sa worship hall natin, magkabilang dulo, meron dong door, danger door, na kapag talagang literal na binuksan mo, malahulog ka. Minsan ganun. Bakit? Parang sumasabay ang kaaway pagbukas ng pintuan. Paano tinalalaman yan? Kayo, pag pumunta kayo ng kwarto, gabi, pagbukas ninyo, di ba sumasabay din yung mga lamok langaw? Ganun. Ganun ang kaaway natin. Ganun si Satanas. Sa paanong paraan sila nakakapasok sa ating buhay? Sa kasalanan. Sabi nga dyan, ang kasalanan ay pinto patungo kay Satanas. Sabi ng book na nabasa ko na Fragrances of Forgiveness, sabi doon, unforgiveness is an open door directly to hell. Boom. Wow. Kapag may unforgiveness pala ako, nandun na ako sa pintuan ng impyerno. Grabe, sabi ko, napakabuti mo, Lord. And minsan kasi, kagaya ko, during that time, nung mabilis lang na kwento tungkol sa forgiveness na to, akala ko kasi tapos na ako. Napatawad ko na yung mga tao na hindi gumawa ng hindi maganda sa akin. Pero little did I know that I have scars in my heart, that I have wounds. Siyempre, minsan sasaktan ka pagka naalala mo ganun. And nung time na naghagay ako, at the middle of our class, yung facilitator namin, nag-pray. Sabi niya, there's someone here na gustong kausapin ng Panginoon about forgiveness. Tapos sabi niya, ha? Sabi kong ganun. Ako ba yun? Sabi ko, pero hindi, napatawad ko na siya. Sabi kong ganun, matagal na. Sabi kong ganun sa Lord. Tapos sabi niya, there's a strong urge from me to pray for that person. Tinigil yung aming lecture para lang ipag-pray yung taong yun. Tapos nagkaroon ako ng conviction, sabi ko, parang ako yun. Lumapit ako sa kanya after. Sabi ko, ma'am, sabi ko, parang ako yung pinag-pray mo. Sabi ko, pero denial pa ako, napatawad ko na siya. Sabi ko, ganun sa kanya. Lahat, wala na sa akin. Okay na ako. Tapos sabi niya sa akin, no, you have wounds in your heart. You have scars in your heart. Paano nangyari? Sabi ko, ganun sa kanya. Tapos naaalala ko, on that day, nung nagbibihis ako, pagising ko ng umaga, meron akong pasa dito. Ang laki ng pasa ako. Sabi ko, saan ako nabangga? Hindi ko alam, sabi kong ganun. Little did I know na yung araw na yun, minarkahan na pala ako ng Panginoon. Na meron pa rin akong scar sa puso ko. Pinag-pray niya ako, iniyak ako. Pinag-pray niya na mawala yung scars and wounds ng unforgiveness sa puso ko. And God is good. Tapos sabi niya, basahin mo yung libro ko.
Sabi niya ganun, sige, babasahin ko. Tapos pagkatapos namin, sabi kong ganun sa Lord, Lord, ako ba talaga yun? Baka mamaya may lumapit na iba, mag-claim din na sila. Sabi ko, paano mako-confirm? Sabi kong ganun sa kanya. Hindi, umupo na ako. Later on that day, tinignan ko yung libro niya. Alam niyo yung title ng libro? Fragrances of Forgiveness. Ang pinagtatrabahuan ko, fragrances. Sabi ko, wow. It took me so long. Diba? 2.5 years para marinig yung salita ng yun. Buti na lang, sinalba ko ng Panginoon. Ngayon, sa panahon nito, meron ba tayong unforgiveness? Meron ba tayong heart of rebellion? Pag meron po tayo, nandun na po kayo sa hapintuan ng impyerno, mga kapatid. Bitagyan. Sabi ng Ephesians 4:27, do not give Satan foothold sa buhay natin. Ginagamit niya yung galit, yung rebellion sa atin para hindi makakilos ang Panginoon. Kaya dapat ma-discern natin eh. May discernment tayo. Paano mo ma-discern? Lunurin mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Doon ka magiging aware. Imposible na kapag ka hindi mo nakita yun sa devotion. Minsan sa amin, sa faith group namin, timing to, ganito. Sabi ko, wow, lahat na lang kami, timing lahat. Diba? Ganun kabuti ang Lord kasi ini-expose niya kung ano yung mali sa atin. Pag hindi na in-expose ng Panginoon ang mali sa atin, hindi tayo mahal. Ang sabi ng verse 19, kaya ko kayo kinokorek kasi mahal ko kayo. Kapag hindi na kayo kinokorek, hindi na kayo mahal. Ganun po yun. Kaya all the more na yakapin natin yung correction, di po ba? Nang may pagmamahal. Ang pintuang binubuksan ng Diyos ay pintuan ng pagkakataon, kasaganahan sa ating buhay. So paano natin malalaman na ang mga pinto binubuksan ng Diyos para sa atin ay galing sa Kanya? Number one, sabi niya, hindi ito sasalungat sa salita niya. He will never contradict His word. Paano mo malalaman kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Hindi mo talaga malalaman. Diba? So read your Bible. Sabi number two, may confirmation na galing sa salita niya. Kukumpirmahin niya. Diba? Aalis ba ako o hindi? Mag-asawa ko o hindi? Bibilhin ko ba to o hindi? Kukumpirmahin ng Panginoon. Mga kapatid, even nung mga pag-alis ko, sabi ko, dun dati nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, gusto ko nang umalis, pero kapag hindi mo gusto, bigyan mo ako ng salita. Binigyan ako ng salita. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya. Bigyan mo talaga ako ng word. Totoo, binigyan ako ng word. Isaiah 52:11. Sabi niya, you will leave Babylon. Again, I repeat, you will leave Babylon. Sabi niya, but they will not force you to leave. Nung sinend ko yun sa magulang ko, ayaw maniwala. Pero sabi ko, hindi, pinanghawakan ko to, aalis ako. Hindi nila ako ipopersa na umalis, pero alam ko meron ako. Nakuha ko yun July. Tapos umalis ako the following year ng June. 11 months ang fulfillment. Pero may confirmation ng Lord. Diba? Minsan ang Diyos nagdadala din sa atin sa waiting room. Hindi lahat ng pagkakataon, pag binuksan mo yung pintuan, nandun na kagad. Minsan kailangan mo maghintay. Pangatlo, anong paano natin malalaman na ito galing sa Lord? Nangangailangan ng pagdepende sa Kanya at pananampalataya. God is more concerned of our development rather than our comfort. Yung puso pa rin natin. Sabi na, ang buhay Kristiyano hindi destinasyon, ngunit isang paglalakbay sa isang malalim na relasyon kay Kristo. Technically, lahat ng pintuan ay sarado. Bukas ba yung pintuan natin? Hindi. Ang bahay natin ngayon, bukas ang pintuan? Malamang hindi. Bakit? Ang door laging sarado. Kailan lang yan nagbubukas? Nasa kamay lang ng Panginoon. Kaya pag nagbukas ang Panginoon, may prescription lamang yan. Hindi yan tatagal. Diba? Even yung automatic door, 3 seconds, 5 seconds lang yan, magkuklose na siya. So kapag meron tayong pintuan na binuksan, maikli lamang yung panahon, magsasarado din yan. Kaya kailangan mo i-grab yung opportunity na yun galing sa Panginoon. Of course, pinag-pray na natin. Yung iba kasi takot mag-risk.
takot magbukas ng pintuan. Sigurista ba? Pag binuksan ko ba ito, siguradong yayaman ako. Sigurado pagpapalain ako ng Panginoon. Ayaw. Eh meron tayong tinatawag na risk assessment at calculated risk. Na alam mo na, na kapag kasinuong mo itong landasin na to, more or less 60-40, magtatagumpay ka 40, hindi. Tanggap mo sa sarili mo. Di po ba? Gaya ng sinabi ko ng nauna, alam ng Panginoon kung saan tayo dadalhin. Lahat may plano siya talaga para sa atin. Sabi nga, yung iba kasi naghihintay pa ng tamang time, opportunity. Pero dahil sa takot sila, ayaw mag-risk, hinayaan na lang na sumarado yung pintuan. Ano sabi ng Ecclesiastes 11:4? There are some things that you cannot be sure of. Alam pala ng Bible eh, na hindi tayo sigurado eh. You must take chance. If you wait for perfect weather, you will never plant your seeds. If you are afraid that the cloud will bring rain, you will never harvest your crops. Ang bukas na pintuan, kinakailangan ng pagtitiwala at tapang. Kung kasama mo ang Panginoon, magtatagumpay tayo. Don't walk through the door because you are ready. Walk through that door because Jesus is with you. Diba? Naano ko dito eh, sabi ko siya. Sabi ko, o nga no, sabi ko gano'n. Kung tayo mga single, sabi ko, ready na ako eh. No, it's not that. Nung nabasa ko to, walk through that door, not because you're ready, but because Jesus is with you. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Habi, ang pagbubukas ng buhay kay Kristo ay tungkol sa aktibong pakikibahagi ng paglalakbay natin. Nagpapahintulot sa Kanya ng gabay at para baguhin tayo. Paano mabubuksan ang buhay natin kay Kristo? Manalangin po tayo. Straightforward. Pray. Pray every day. Mag-aral tayo ng Kanyang salita, di ba? Expose natin sa Panginoon yung kahinaan natin. At i-involve natin yung sarili natin sa ministeryo. Di ba? Don't let self-sufficiency close the door on divine intimacy. Huwag tayong pakampante, kagaya ng Laodicean. Wala. Nagsaserve tayo? Wala to. Kailangan yung puso natin everyday pa rin sa Panginoon tumitingin. Ang pagbubukas ng ating buhay kay Kristo ay nagsasabing, oh Lord, change my heart. May imbitasyon ng Diyos sa atin ngayon. Tatanggapin niyo po ba siya? Pangatlo, tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. So hindi ko na ito babasahin. Pero sabi dyan, may mga pagkakataon sa ating buhay na merong pinapagawa ang Diyos sa atin. Minsan it's beyond our capacity. Hindi natin maintindihan, Lord, di ko to kaya. Paano ako makakapagbigay? Eh, hindi naman, wala naman akong kakayanan ngayon. Pero sunod ka lang. Si Lord, sabi nga natin, lahat ng bagay, sino may-ari? Ang Panginoon. Sino lang tayo? Tagabigay. Diba? Alam nyo, nais kong dumating tayo sa punto ng ating buhay na kapag may hiningi sa atin ng Panginoon, we can freely give it away. Bakit? It's not ours, it's His. Kaya yung buhay natin, si Lord ang may-ari. Naalala niyo yung story ni David and Goliath? Di ba? Yung difference nun, ang laki. Alam natin na matatalo si David nun. Pero sabi ni David, sa pamamagitan ng aking Diyos, tatalunin kita, Goliath. Sabi ng Zechariah, not by might, but by my power, says the Lord. Huwag tayo matakot kapag may mga problemang dumadaan sa ating buhay. Magtatagumpay tayo. Bakit? Anak ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Diba? Mapagtatagumpayan natin ang isang bagay kung kasama natin si Jesus sa ating mga buhay. Gusto mo bang magtagumpay? Gusto natin lahat magtagumpay, diba? Make room for Jesus. Sino yung nandyan sa buhay natin? Diba? Ang mga pinto ng oportunidad ay para dalhin tayo sa bagong season o yugto ng ating buhay. The door dictates whether we will enter a new season or we will live a different season. Diba? Kamusta ang track record ng pananampalataya natin?
May track record ba? O wala, di ba? Pag sinabi, kamusta nga ba yung faith ko? May napatunayan na ba yung pananampalataya ko sa Diyos? May sinagot na ba ang Diyos sa buhay ko? Makapatid, I encourage you, pag wala pang track record yung faith ninyo, hingin nyo sa Panginoon. Kasi walang kabuluhan ang pagiging Kristiyano natin kung walang track record ang faith natin. We are called to be faithful, not faithless. Amen? A faith that is tested is a faith that can be trusted. Kung kilala nyo ang tao, minsan ka ba, si Ate Weng to, HR. Kilala ko na to. Alam ko gagawin niya to. Mapagkakatiwalaan natin kasi kilala natin. Nasubukan na natin. Ganun din yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pag nasubukan na natin ang Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya. Even sa story ni Joshua, di ba? Sabi sa kanila, pupunta kayo sa lupain ng Canaan. Pero tatawid kayo ng Jordan River. Eh, mataas ang tubig nung mga panahon na yun. Paano tatawid? Habi ng Lord, gayunpaman, gawin ninyo ang sinasabi ko. Yung mga pare, ano, the moment they step out in their faith, humiwalay yung tubig. Kayang ulitin ng Panginoon yung nangyari sa Red Sea sa buhay ni Joshua. Kaya ding ulitin yun ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Mag-step out in faith ka lang. Huwag kang matakot, di ba? Huwag kang matakot. Mabuti ang Diyos natin. Hindi niya gagawin ang isang bagay nang hindi ka muna nag-step. Ang Lord, hindi to see is to believe. Baliktad siya. Maniwala ka muna para makita mo at maranasan mo ang kapangyarihan ko sa buhay mo. Sa ating buhay, maaring pigilan, may mga pinipigilan ng Panginoon sa atin. Bakit? For our protection. Para din sa atin yun. Tandaan natin na laging maganda ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya kung sarado pa ang pintuan, let it be. Diba? Sabi kasi ng first Isaiah 22:22, bubuksan ko ang pintuan na walang sino man makakasarado. At kapag bukas yan, bukas yan. Kapag sarado yan, walang sino man makakapagbukas. Ang Diyos ang doorkeeper ng buhay natin. Kung hindi ka, wala kang relasyon sa doorkeeper, walang magbubukas na pintuan para sa iyo. Pero tayo mismo, bilang tao, tayo din minsan ginagamit ng Panginoon na maging pintuan para sa ibang tao. Bubuksan ba natin ang opportunity para sa kanila o isasarado natin dahil naiinggit tayo sa kanila? Wag. Ako, product ako ng mga bukas na oportunidad na binigay ng Panginoon. Sabi ni Billy Graham, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Tuloy lang tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Sa ating pagwawakas, sa pagbuo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos para sa provision, dapat nating ialay ang ating mga puso, buksan ang ating mga buhay, at mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yakapin natin ang pagbabago na galing kay Kristo. Yung presensya ng Panginoon ang hangarin natin sa ating mga buhay. Kamusta po ang ating pananampalataya? Intact. Ready na po ba kayo sa nabuksan ng door of faith? Sabi ko nga kanina, kapag binuksan ng Panginoon ang door of faith na yan, ng pinto ng pananampalataya na yan, maaaring paghintayin ka ng Panginoon pa rin. Handa ka bang maghintay? Amen. Matyagain tayo. Nais ng Diyos na maging consistent tayo sa paglalakad at pagsisilbi natin sa Kanya. Yung seryoso na. Sinasabi nila, these are the last days. Pero minsan di natin nararamdaman, wala namang sense of urgency para sa atin na mag-share. Di natin nararamdaman dito sa Pilipinas, okay naman tayo, praise the Lord. Okay lang. We will never know. We will never know, di ba? Habe, kapag binuksan niya ang pintuan, walang makakapagsara nito. At kapag sinarahan niya, walang makakapagbukas ito. Bago buksan ng Diyos ang pintuan ng kasaganaan sa buhay mo, nais niyang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Meron na po ba tayong relasyon sa Panginoon? Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Let's step out of our faith. Hintayin natin ang Panginoon na humakbang para sa atin. Hindi man natin maintindihan yung sitwasyon ngayon,
ng ating buhay, pero sunod ka lang sa Lord. Sunod ka lang. Involve natin yung sarili natin sa church. Hanap tayo ng faith group kung paano ba magkakaroon ka ng yung palakasan, yung para magkaroon ng worth yung faith. Sabi nga nila, Jesus did not die for you to be lukewarm. Hindi siya namatay para sa mga maligamgam. Diba? Kalimutan na natin ang ating mga nakalipas. Nais niyang pagpalain tayo. Ngunit kailangan nating magdesisyon ngayon. Huwag mo nang hintayin para baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo. Lord, kapag. Laging may kapag. Diba? Tanggalin mo yung kapag. Lord, susunod ako. Kahit na. Anuman mangyari ng sitwasyon ng buhay ko. At makikita natin ang resulta at kamay ng Panginoon sa buhay natin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Sabi ng Romans 8:28, I love this verse. Sabi dyan, in Tagalog, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya. Umiibig sa Kanya. Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May layunin tayo, mga kapatid. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Lapit tayo sa Lord. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam ng Panginoon. Kamay niya, nandito tayo, nandyan yung mundo. Walang imposible. Ang buhay natin dito, panandalian lamang. Sabi ng Bible, I think it's Corinthians or Philippians, ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Either way, how you want to live your life, kung nasa Panginoon ka, kasama mo ang Diyos. Amen. Sa pagtatapos ng series natin ito, nakita natin kung paano nagbubukas ng pinto ang Panginoon. Handa ka ba sa imbitasyon niya na magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya? Handa ba tayo? Handa tayo. Sikapin nating manalangin palagi. Huwag tayong mahiya. Kahit nasa labas, huwag tayong mahiya, di ba? Mag-aral tayo ng salita niya, mag-devotions tayo lagi. Expose natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, x-ray mo yung heart ko. Nakikita mong lahat. Kapag inalay natin ang puso natin sa Kanya, nais niyang magkaroon tayo ng mayaman na espiritual na buhay at bubuksan niya ang mga pinto ng pagpapala na ni minsan ni sa hinagap ng ating pag-iisip kayang gawin yun at mangyari sa ating buhay. Trust God, mga kapatid. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Kanya. Handa na po ba kayo na buksan ang pintuan na ito? Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagpapasalamat kami sa araw na ito, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng kondisyon ng aming mga puso ngayong araw na ito, Father God. Lord, kilala mo kami. Wala kaming maitatago sa inyo, Father God. Magpapalinis kami, Panginoon, sa inyo. Humihingi kami ng tawad, Father God. Nais ka namin pumasok sa aming mga buhay. Nais namin ikaw ang mamuno sa aming mga buhay, Father God. Hanggat wala kaming tamang relasyon sa inyo at hanggat hindi kami seryoso sa iyo, Lord, hindi namin mararanasan lahat ng mga masaganang pintuan na ito, Father God. Kaya, Lord, we pray, Father God, if there's anything in our hearts right now that is hindering you from opening the doors of opportunities for us, baguhin mo kami, Father God. Forgive us, O Lord. And we thank you, Father God, kasi ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan na ito, Panginoon. At alam mo ang pangangailangan ng bawat isa, Father God. Lord, stir up our faith, Father God. Kung kailangan nila ng pananampalataya sa isang bagay, Panginoon, Lord, gamitin mo sila, Father God. Kausapin mo sila. Mag-usap ka sa kanila. Magpadala ka ng mga tao. May mababasa sila o maririnig sila na confirmation na galing sa inyo, Panginoon.
Panginoon na Diyos ka na mabuti at makapangyarihan ka sa lahat at may control ka ng lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Kaya Lord, thank you so much, Father God. Sinusuko namin ang aming mga buhay ngayon, Father God. Lord, pumasok ka sa aming mga puso. Tinatanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas namin ngayong araw na to. At gamitin mo lamang kami, Father God, ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawa ng aming mga kamay, Father God, ang aming mga negosyo, ang aming pinagtatrabahuhan. Gamitin mo kami, Father God, na maging good stewards, Father God, ng pagpapala, Panginoon. Lord, sa panahon, Panginoon, na nalilihis kami ng focus, Father God, ipaalala mo sa amin na ang buhay namin sa mundong ito ay panandalian at meron kang inaalok na mahabang, na maganda at eternal life nagmumula sa inyo. Thank you so much, dear God. Thank you, Lord, for your goodness in our lives. Thank you, Father God, for our faith, Father God. Thank you for being with us this morning. To you alone be the glory, the highest praise, the highest adoration. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Salamat, Panginoon, sa paglilinis nyo sa amin, Father God. Salamat sa pag-expose nyo sa kondisyon ng puso namin ngayon, Panginoon. Thank you, Lord, Father God. I pray that you will bless each and every one of us, Father God, for the rest of the week. May God's favor be upon us, Father God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, at lawa lahat, Panginoon, na napag-aralan namin, Father God, ay maisabuhay namin, Panginoon, at hindi manatili lamang sa aming mga isipan at puso, Father. Lord, matuto din kami mag-share, Father God, ng iyong word, Panginoon. At makakilala ang ibang taong mahal namin sa buhay, Father God. Thank you, Lord, for this life that you continue to give us, Father.